Magandang araw mga kaibigan. Sa video natin na ito ay bibigyan linaw natin ang panaginip ni Jasona.Rombawa 5629. At ito ang detalye ng kanyang panaginip. Idol na naginip ako. Sa panaginip ko, ako ay isang security guard. Nung magro-roving sana ako, may nasalubong akong lasing. Sa aking panaginip, akma niya akong babatuin sana ng bato. Pero binunot ko yung baril ko at tinutok ko sa kanya. Pero wala akong intensyon na barilin siya, kundi tinutok ko lang para sana arestuhin. Tapos tumakbo siya malapit sa akin para makipagbuno. Ang hindi ko alam ay meron din pala siyang baril. Ako ay tuloy niyang binaril sa dibdib at biglang sumikip ang aking paghinga. Tiningnan ko siyang maigi. Siya pala ay aking pinsan. Ano po pala ang kahulugan nito, Idol? Ang iyong panaginip, Jason, ay maaaring magpakita ng ilang mga simbolismo tungkol sa iyong damdamin, relasyon, at mga pangyayari sa iyong buhay. Alagyan natin ng limang bahagi ang iyong panaginip. Ang unang bahagi ay ang pagiging security guard mo, ang pagkakaroon ng komprontasyon, pangatlo ay ang pagbunot ng baril at pagtutok nito, pang-apat ay ang pagkakakilala mo na pinsan mo siya, pang-lima ay ang pagkakabaril sa iyong dibdib at pagiging hirap mo sa paghingar. Una, pagiging security guard. Ang pagiging security guard sa panaginip ay sumasalimin sa iyong pangangailangan magbantay o magprotekta, hindi lamang sa iyong sarili, kundi maging sa iyong mga mahal sa buhay. May aspeto ng iyong buhay na iyong iniingatan. Bakit mo iniingatan? Sapagkat ito ay maaaring makasakit sa iyong damdamin o sa damdamin ng iyong mahal sa buhay na iyong pinoproteksyonan. Tulad ng isang security guard sa totoong buhay, ang kanilang tungkulin ay ang protektahan ng katahimikan at kapayapaan ng kumpanya, lugar at mga tao na nasa loob ng kanilang nasasakupan. Ganito rin ang iyong intensyon. Pangalawa, pagkakaroon ng komprontasyon. Ang pagsalubong sa isang lasing at ang komprontasyon na nangyari ay sumasalamin sa mga hindi inaasahang hamon o problema na kinakaharap mo. Ito ay bigla na lamang dadating sa iyo at wala kang choice kundi ang harapin ito. Ang bato ay sumisimbolo sa katatagan, tagumpay o kalakasan ng isang tao. Yung akmang pagbato sa iyo ay sumisimbolo ng isang hangaring saktan ka upang papanghinain ang iyong katatagan o pabagsakin o sirain ang iyong tagumpay sa buhay. Ang pagbangga sa lasing ay isang simbolo ng isang hindi kontroladong aspeto ng iyong buhay o isang taong magdudulot sa iyo ng stress o tensyon. Pangatlo, pagbunot ng baril. Ang ibig sabihin ng baril sa panaginip ay power o kaya ay control. Ang iyong paglabas ng baril ay nagpapakita ng iyong intensyon na ikaw ay may power upang ipagtanggol ang iyong sarili o mga mahal sa buhay. Ngunit walang intensyon na gamitin ang power o kakayahan na ito upang manakit. Ipinapakita mo lamang sa taong lasing na ikaw ay may kakayahang ipagtanggol ang iyong sarili at ginagawa mo ito upang pahintuin ang taong gustong gumawa sa iyo ng masama. Bagamat maingat ka sa paggawa ng aksyon na makagawa ng masama ay binibigyan mo lamang ng babala ang mga taong gusto kang gawan ng problema. Dahil lasing ang taong nakakumpronta mo, ibig sabihin ito ay wala siya sa sariling pag-iisip o kaya ay nalilito o kaya ay hindi nakakaunawa. Ang apat, pagkakakilala na pinsan mo siya. Ang pagkakakilala na ang tao ay isang pinsan ay sumisimbolo
ang mga malapit na relasyon o tao sa iyong buhay na maaaring nagdudulot sa iyo ng tensyon, pagkakasalungatan o kaya ay hindi pagkakaunawaan. Ang pinsan ay sumisimbolo din na may kahawig o pagkakapareho ang inyong sitwasyon, kinasasangkutan ng taong iyong nakakumpronta o may koneksyon kayong dalawa sa isang problema kung kaya't kayong dalawa ay nasasangkot dito. Panglima, pagkabaril sa dibdib at pagiging hirap sa paghinga. Ang dibdib ay karaniwang nauugnay sa damdamin at kaluluwa. Masasaktan ang iyong kalooban dahil ikaw ay nabaril. Magkakaroon ka ng galit, magiging emosyonal ka sa pasakit o problema ang itutulot sa iyo ng isang taong meron kang hindi pagkakanawaan. Sa kabuuan, ang iyong panaginip ay nagpapakita ng isang tensyon o problema sa iyong buhay na posibleng kaugnay ang mga malalapit na mag-anak o masusubok ang iyong katatagan, kakayahan, pero wala kang magagawa kundi ang harapin ito. Maaari rin itong maging paalala na mas maging mapanuri o maingat ka sa iyong pagtrato sa mga tao, lalo na sa mga malapit sa iyo, upang maiwasan ang hindi pagkakaintindihan o mga aksyon na maaaring magdulot ng masakit na karanasan. Makakabuti na hindi ka magpakita ng katapangan sa iba dahil pwede silang matrigger na lalong gumawa ng masama sa iyo at sukhatin ang iyong tapang at katatagan. Makakabuti rin kung ikaw ay gagamit ng mga salitang mabubuti o maayos at may kahinahunan sa pagsasalita. Ang paggamit ng salitang sorry o pasensya ay hindi nangangahulugan na ikaw ang mali, kundi ito ay ginagamit upang pahupain ang galit ng isang tao at nagsosorry ka lamang sa sitwasyon na hindi maganda na kinaharapan ng isang taong may hangaring saktan ang iyong damdamin. Hanggang dito na lamang at sana ay nakapagdulot ng kalinawan sa iyo, Jason, ang ating interpretasyon ng iyong panaginip. Hanggang sa muli, mga kaibigan, salamat sa inyong panonood.